Namimiss niyo po ang tatay niyo at yung anak niyo. Kaya na po kayo. Kainin po ito, mama. Siguradong di rin ang daddy mo. Kaya nga niya pinaampon si Johanna. Ayaw niyang malaman ng mami mo na nagka-affair siya. Nagbukas na pala ang wine bar ni Marco. Sigurado rin akong magugustuhan nila ang aking congratulatory gift. Connecting planeto. Alam mo kung maganda yung kulay niya. Sa pangatlong hingam pala maamoy yan. At dun yung malalaman ang tunay na lasa po nito. So proud of you, Katerina. Parang napansin ko lang ah. Parang hindi na masyado nating nakikita si Nathan dito. Nasa abroad ba siya? Hindi naman po. Madalas nga po siyang dumadaan sa bar eh. Eh bakit parang dinideadman niya tayo? Hindi ko po alam. Hindi kahit napapagod na siya sa kakahabol sa'yo. O baka naman may ibang plano niya siya sa buhay. Balita ko kasi pupunta na siya ng States eh. Isa, dalawang taon. Alam mo, pag nasarapan pa yun doon, hindi na uwi yun. Diba? Sige, Nathan. Thank you sa pag-invite sa dito sa Hawaii. Thank you. Balik kayo. Sige, Nathan. Alis na kami. Nathan. Galit ka ba sa akin? Hindi. Wala. Eh, bakit parang iniiwasan mo ko? Hindi ka na dumadalaw. Kapag naman nakikita tayo dito, halos hindi ka na lumalapit sa akin para kausapin ako. Bakit? May gusto ka bang sabihin sa akin? Babalik ka na doon sa States. Ah, oo. Doon na ako titira. Iiwan mo ko? Akala ko ba hindi mo ko iiwan? Sabi mo, nandiyan ka lang kapag kailangan kita. Yun lang ba ako? Tagabigay ng mga pangangailangan mo? Nathan, hindi. Kaibigan kita. Alam mo naman, kailangan ko ng kaibigan eh. Nakaalali sa akin. Lalo na sa ganitong panahon. Kaya mo na yung mag-isa. Yan nga yung problema, Nathan eh. Ayoko nang nag-iisa. Iniwan ako ng pamilya ko, ng mga mahal ko sa buhay. Si Mommy, si Daddy, si Ona, si Kuya Thomas naman, lagi naman siyang wala eh. Halos ako na lang mag-isa. Tapos ikaw aalis ka, iiwan mo na rin ako? Masakit na kasi, Katerina. Matagal na kitang liniligawan, pero hindi mo naman ako sinasagot. Hindi ko kasi alam kung ano nararamdaman ko para sa'yo. Dahil yan kay Daniel. Patayin na nga siya, pero kakumpetensya ko pa rin siya sa puso mo. Paano kung makakalaban ng isang taong patay na? Paano kung malalamangan yung alaala niya para kahit minsan? Manalo naman ako para makuha kong pag-ibig mo. Wala kang masagot. Dahil hindi mo ako mahal. Tama lang pala desisyon ko. Alis na lang ako. Nathan. Nathan, please wag. Hindi ko kaya mawalan ulit ng kaibigan. Malulungkot ako. Ikaw lang yung nagpapatawa sa akin. Ikaw lang yung nagbibigay sa akin ngayon ng lakas. Kailangan mo ko? Oo, oh, Nathan. Kailangan kita. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kung ganun, may nararamdaman ka na para sa akin? Katerina, bigyan mo lang ako ng pagkakataon para mahalin ka. Hindi na ako pupuntang Amerika. Oo, Nathan. Binubuksan ko yung puso ko para magmahal mo ulit. Tumawag si Senyor Romano. Bakit po, Mama? May problema ba sa alak ng deliver natin? Wala. Nagustuhan nga ng mga kliyente niya, kaya naubos ka agad. Emilia! I told you I'd be back. What do you want? I came to tell you that I'm contesting Marcelo's will. You could lose everything. But this lawsuit could take years, so I want to make a deal with you. What kind of deal? Just give me half, and I won't bother you again. No.
You will never have this land. I will not even give you a pile of dirt. Fine, your choice. I'll take this to court. Ma, bakit din nila kayo pumayag kay Rinaldi na pagatian nyo ng lupa? Total, malawak naman po ito eh. Ayoko nga. Ma, para makaiwas na rin po kayo sa gulo. Eh bakit ikaw? Iwas ka ng iwas sa gulo. Ano naman ang napala mo? Pinagsamantalahan ka. Inabuso. Sinaktan. Hindi nga ako papayag na gawin sa akin ni Rinaldi yan. O kung sino mang Pontius Pilato dyan. Dami-dami nang kinuha sa akin. Hindi na ako papayag na maagawan pa uli. Bakit? Ano pa nangyari? Kagaya mo, marami rin ng abuso sa akin. Sinabi ko naman sa'yo noon, nagtatrabaho rin ako sa lupa. Niligawan ako ng anak ng may-ari. Minahal ko siya. Higit pa sa buhay ko. Pero hindi sang-ayon ang nanay niya sa amin. Ang lalaki niyon at ang pamilya niya ang nagudyok sa mga tao na ipakulong ako. At dun lamang sa kulungan, nalaman ko na buntis pala ako. Sa bilangguan, pinag-initan ako ng isang siga doon. Sa takot ko na may masamang mangyayari sa sanggol ko, tumakas kami ng mga kaibigan ko na preso. Sir, muna ko na kumain. Sarap yan. Salamat niya. Paano yan? Doon tayo pupunta sa ama ng dinadala mo. Pag nakita mo siya, baka kung anong gawin mo sa kanya, ha? Mukhang mahal mo pa siya, no? Itong mga nakaraang buwan, habang lumalaki itong bata sa tiyan ko, naisip ko, makagawa kami ni Marco ng isang biyaya. Isang napakagandang anak na mamahalin ko habang buhay. Ayokong lumaki ang batang ito na puno ng puot. Kaya handa akong patawarin si Marco. Alang-alang sa aming anak. Samantala, wala pa din balita tungkol sa tatlong presong nakatakas. Pinaghahanap pa din sila ng otoridad hanggang ngayon. Ano? Sigurado ka bang tutulungan tayo ng kaibigan mo dito? Oo, mabait si Manang Virginia at siya lang ang taong nagpagkakatiwalaan ko. Paano natin siya pupuntahan? Sumunod lang kayo, may alam akong daan paloob. O sige. Emily, may tao. Sa preso. Kailangan lang namin makausap si Manang Virginia o si Marco. Dalhin na natin sila sa presinto. Hindi Marco! Hindi niya ako kinilingan ni hindi niya nakuhang lumabas. Akala ko pwede pa namin maayos ang relasyon namin. Pero hindi pala. Talaga palang wala akong kwenta sa kanya.
binalik kami sa bilangguan. Nag-umpisang sumakit ang tiyan ko at nung mismong araw na yun, nanganak ako. Nalaman po ba ng lalaking tinutukoy niyo tungkol doon sa anak niyo? Hindi. Ayokong makilala ng anak ko ang lalaking niyo at ang demonyong pamilya niya. Kaya alam ko ang impyernong pinagdaanan mo, Daniel. Dahil galing na din ako doon. Lalabas ba kayo ni Nathan? Hindi ho. Mag-aaral lang po ako ngayon. Alam mo, Katerina, napansin ko, palagi ka nang masaya ngayon. Parang masaya na nga po ako ngayon. Maganda na po kasi yung grades ko sa school eh. Saka okay naman po yung kinikita ko sa bar, kahit part-time lang yun. Saka pakiramdam ko, may pakinabang din po pala ako. Sa tingin ko, magiging proud sa akin si Daddy saka si Daniel. Pero sa tingin ko ah, dahil kay Nathan yan. Yeah, pero hindi, no? Mwe, huwag mo sabihin sa akin hindi ka pa nahuhulog. Hindi ko alam, Yaya. Masaya siya kasama. Nag-i-enjoy ako pag lumalabas kami. Mabait siya, thoughtful. Hindi niya kaya manakit ng kahit sino. Kung tutusin, parang perfect guy na nga po si Nathan eh. Eh, yun naman pala eh! Ano pang hinihintay mo? Sagutin mo na! Ewan ko, Yaya. Parang gusto ko munang gumawa ng science para malaman ko na si Nathan talaga yung para sa akin. Ano na namang science ba yan, Katerina? Anong klaseng science? Charan! Ano ito, Mati? Si Nathan po kasi mayaman. Parang sanay siya lagi akong dinadala sa mamahaling restaurant. Pero yung gusto ko po kasi yung simple lang. Parang kahit tuyo lang ihanda, okay lang sa akin. Para malaman kung handa siya makibagay sa atin. Ano pa yung ibang signs na yan? Nakikita mo lahat ng lupain na yan? Hmm? Diyan natin itatayo yung palasyo natin. Sana dalhin ako ni Nathan sa isang palasyo. Palasyo ka mo? Wala namang palasyo dito sa Pilipinas eh. Kapag nag-propose po sa akin si Nathan, dapat umuulan. Kapag nangyari lahat ng signs na yon, siya na talaga yung para sa akin. Sasagutin ko na siya. Eh, ito parang ang hihirap naman ang signs na yan. Sana okay lang sa'yo dito. Nagsasawa na din kasi ako sa mga lutuin sa restaurant eh. Ano ka ba? Okay nga dito eh. Tahimik, presko yung hangin. Teka, nagugutom ka na ba? May surprise kasi ako para sa'yo. Ikaw naghanda ng lahat ng to? Oo naman. At hindi lang yun. Ako rin ang gluto lahat. At ito ang specialty ko para sa'yo. Tuyo? Bakit? Ayaw mo ba? Alam mo, may food stand sa labas. Gusto mo, bibilihan na lang kita. Ay, hindi, Nathan. Okay lang. Okay lang. Nagulat lang ako. Ah, sige, kain na tayo. Anong gusto mo munang tikman? Yung specialty ko o yung pusit? Kahit ano. Minsan lang ako nagkadama ng ganito. Katrina, halika, may papakita ako sa'yo. Teka lang, nagtatrabaho pa ako. Sandali lang naman to, tsaka may break time ka naman, di ba? Sandali. Joanna, magbe-break lang si Katrina, ha? Nathan, mamaya pa yung break time niya. Aagahan lang namin. Hindi mo pwedeng gawin yan. Try and stop. Tara na, Katrina. Let's go, tara. Alam mo, Nathan, dapat hindi mo ko hinila sa trabaho ko. Baka mamaya masasante pa ako eh. Hindi gagawin nila mami at daddy yun. Ano ba kasing napaka-importante na hindi ka makapag-intay? Teka. Up na lang. Binili ko to. Talaga?
Ang laki, ah. Dapat lang. Paano ako magtatayo ng isang palasyo kung maliit yung lupa? Ano sabi mo? Palasyo? Oh. Di ba parang sa mga fairy tale, laging nagawawa ka sa isang palasyo. Nandun yung happy ending. Kaya gusto kong magtayo ng palasyo dito. Para happy ever after tayo. Ah, sandali. May kukunin lang. Ganda, no? Ba't tahimik ka? Corny ba? Corny ako? Hindi. Hindi, okay lang. Pinagsabihan ng mga hiningi kong signs? Ha? Wala. Wala talaga, kahit kanino? Wala, promise. Sigurado ka ba? Promise, sigurado ako mamatay man si Kenneth. Natupad na kasi yung dalawang signs na hinihingi ko eh. Nung nag-picnic kami, nagdala po siya ng tuyo. Hindi ko nga alam na kumakain pala ng tuyo yun. Eh, hindi ba maganda yun? Malayong gawin ni Nathan, pero ginawa niya para sa'yo. Teka muna, dinala ka na ba niya sa palasyo? Hindi naman po, pero pinakita niya po sa akin yung plano niyang bahay. Gagawin daw niya malang palasyo, pinakita niya nga po sa akin yung drawing eh. Alam mo, Katerina, mukhang pinag-aadya kayo ng tadhana. Ramdam na ramdam ko, masasagot mo na siya. Manang, hindi pa. Wala pa yung ulan. Mahirap yun, no? Siguro naman, hindi naman kaya ni Nathan i-timing yun. Mahigit isang taong ka pa lang dito, parang... Bias ang bias sa akin na pagdating sa mga alak, ah. Kaya mo rin yun. Lahat naman ng bagay, basta pag-aralan mo, matutunan mo eh. Parang hindi. Kasi ako, kahit anong turo sa akin ni Mirko, parang pumapasok lang sa isang tenga ko, tapos lumalabas sa kabila. Siguro wala lang talaga akong hilig sa mga alak. Hindi katulad mo. Saan mo ba nakuha yung talento mo na yan, ha? Hindi naman kaya namana mo yan sa mga magulang mo. Baka lasinggero yung tatay ko, kaya marunong ako sa alak. Ni minsan ba, hindi mo inisip na hanapin sila? Hindi. Parang galit ka sa kanila. Bata pa lang ako, tinapon na nila ako. Hindi nga nila inalam kung anong klase akong tao eh. Bakit ko sila hanapin? Walang-una, hindi ko naman sila kailangan eh. Kaya ko ang sarili ko kahit mag-isa ako. Paano ko na naman? Lagi nila ikaw panalo ah. Kanya-kanyang talento lang yan. Kung ikaw magaling ka sa mga alak, ako naman magaling sa mga baraha. Mukhang okay na okay ka dito ah. Hindi mo ba namimiss ang Pilipinas, Daniel? Na-miss. Na-miss ko ang lola ko. Si Katerina. Lagi ko nga silang naiisip eh. Pero alam ko hindi pa ito ang tamang panahon para bumalik ako dun. Kailangan ko munang pagyamanin ang sarili ko dito. Para pag bumalik ako dun, meron na ako mukhang iharap kay Katerina. At kaya ko nang labanan si Nathan sa kanumang paraan. Isang taon na nawala ka. Inaayos ko yung buhay ko. Sa eskwela, sa trabaho, pati sa pamilya ko. Okay na kami ni Kuya Tomas. Pero hindi ko alam kung kaya ko magmahal ulit. Kaya humingi ako ng tatlong senyales. Natutupad na ni Nathan yung dalawa.
isa na lang. Yung ulan. Bahagi ng pagsasama natin. Mahirap matupad yun. Pero kung sakasakaling mangyari yun, yun na yung hudyat na sinita ng tama para sa akin. Daniel, sana maging masaya ka para sa akin. Habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay maging Lalo lang sumasama ang loob mo. Naalala ko lang naman po yung magagandang alalang nangyaya sa akin sa Pilipinas eh. Huwag na. Lalo ka lang madidistract. Lalo na pag kailangan mo na mag-umpisa ng training sa Milan. Eh ano bang training ang pagdadaanan ko dun? Gusto ko maging kang isang master of one. Ma, eh hindi naman po bagay sa akin yun eh. Magaling ka sa alak. May angking talino ka doon. Sayang naman kung hindi natin madidevelop yan. At saka, wala pang master of wine sa Pilipinas. Ito po komportable. Magtanim, magbungkal ng lupa, gumawa. Ang kamay ko sanay sa trabaho. Ma, dito na lang po ako. Kakaiba talaga yung sing-sing na yan. Pati yun yan. Joanna, akin na yan. Ang okay mo naman, tinitingnan lang. Nakita mo na naman eh. Ibalik mo na yan sa akin. Ayoko nga! Oh. Kasya sa akin. Ibalik mo na yan sa akin. Bakit? Bigay ba sa'yo ni Daniel to? Hanggang ngayon ba nakatali ka pa rin kay Daniel? Tama na, Katerina. Nililigawan ka na ni Nathan, at habang suwapo tong singsing na to, hindi mo makakalimutan si Daniel. Joanna, kahit hindi ko suot yan, hindi ko makakalimutan si Daniel. Really? Gusto mo i-test natin? I'll flush it down the toilet. Joanna, wag! Ah! Akin na yung sabi kasi! No! Ano ba yung sabi sa akin? No, never! Ano ba? No! Akin na yung singsing! No! Joanna! Ano ba nangyayari dito? Ano ka ba, Joanna? Hindi ka ba nahihiyan? Meron kang posisyon dito sa bar! But Dad, she started! Aminin mo, Katerina! Sinabunutan mo ako, gumanti lang ako, di ba? Enough! Ba't magkagalaan ng mga tao dito? Nakita na nakikipagsabunutan ka dito kay Katerina? Ikaw? Ikaw ba nagsimula dito? Gusto ko lang naman pumasoli sa akin yung sing-sing ko eh. Kahit ano pong pakiusap ko sa kanya, ayaw po niya ibalik sa akin. But you still have no right to attack me! Tama na! Ako ni Sensei. Maayos na renovation ng wine bar mo. Malapit na matapos. Hintayin na lang ang pagbalik mo. Hindi ako magpapatakbo niya. Si Daniel. Pero hindi pa siya handa. Kailangan pa niya ng training para makatapat niya si Marco. Na si Katerina sa power of attorney. Ibig sabihin nun, binibigyan nila sa kanya kapangyarihan na kahit anong gawin ko doon sa asyenda. Sinabi ni Senyor Mirko na magaling daw si Daniel. Kahit dito ito nakapag-aral sa Milan, nahuhuli niya ang panlasa ng bawat alam. May problema ko tayo. Where is Daniel Cruz? Why? I'm Daniel Cruz. Said you attacked him. Sigurado ka ba sa gagawin mong pagpapakasal kay Nathan? Kaya po ako humingi na tatlong senyales para tulungan ako mag-decide at tatupad po ni Nathan ang lahat ng yun. Nakuha mo rin ang gusto mo. Sa tingin mo ba, Katerina, giginhawa yung buhay mo kay Nathan? Baka magsisi ka.